Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng Upwork earnings sa inyong Wise account. Narito ang mga steps na ating gagawin. Step 1, kailangan nating gumawa ng Wise account. Please consider using this referral link to create your Wise account para ma-avail mo ang fee-free transfer na up to 31,500 Philippine pesos or 500 British pounds. Para makapag-create ka ng Wise account mo dito, ilagay mo ang iyong email address at password. Then, click Claim Your Fee-Free Transfer button. To continue, ilagay mo ang iyong cellphone number dito. Ang country code ng Pilipinas ay +63. Click Send Verification Code. E-enter mo rito ang security code na pinadala sa iyo ng Wise. Click Submit. Ngayon, maaari mo muna ipagpaliban ito. Click Decide Later. Dito sa profile icon, click Finish Account Setup. Piliin mo ang personal account. Pagkatapos, ilagay mo rito ang iyong personal information. Ang iyong pangalan ay dapat katulad ng nakasulat sa iyong government-issued ID, i-enter mo ang iyong date of birth at address. Then, click Save. Maaari kang mag-upload ng iyong photo dito. Click Save. Mayroon ka rin matatanggap na email galing sa Wise to verify your email address. Sa home dashboard, click Open Balance, and let's go. Piliin natin ang USD currency, and click Confirm. Dito sa Balance Information, click Get Account Details for your USD balance. Kailangan nating magdeposito ng 1,400 Philippine pesos, at mag-submit ng ID para sa identity verification. Ang amount na 1,400 Philippine pesos ay maaari rin natin ma-withdraw from Wise, pagkatapos, makomplete ang mga steps na ito. Click Get Account Details. Then, click Continue. Piliin ang Scan a QR Code, at ipagpatuloy mo na ang verification sa iyong smartphone. Ihanda mo ang iyong ID at isubmit mo rito. Kung mayroon kang UMID, tinatanggap ito ng Wise bilang National ID Card. Kung wala sa mga ito ang ID mo, contact Wise Customer Support para ma-approve nila manually ang ID mo. Sa pag-verify ng identity, kailangan mong mag-submit ng clear photo ng ID mo, front and back, at selfie photo. Pagkatapos nito, hintayin mong ang email ng Wise. Kapag verified na ang iyong identity, maaari na tayong magdeposito ng 1,400 Philippine pesos gamit ang ating debit card, credit card, or PayMaya virtual card. Kung naka-gray out ang debit credit card option, balikan mo itong screen, add money. Palitan ang currency ng USD. Click Continue. Piliin mo kung debit or credit card ang gagamitin mo para makapag-deposito. Then, click Continue to Payment. Ngayon, e-enter mo ang details ng iyong card, and proceed to pay. Kapag successful ang transaction, makikita mo na ang $20 na deposito at narito na rin ang ating USD account details. Ito ang ating sariling USD bank account sa Wise na ilalagay natin sa Upwork payment method. Step 2. Mag-add ng local bank account or e-wallet sa Wise. Sa Recipients menu, click Add Your Bank Account. Piliin ang PHP currency at bank name sa drop-down menu. I-type ang account number ng iyong PHP account. Pagkatapos, click Confirm. Makikita na ang bank account sa iyong Wise, under your accounts. I-check mo ang details by clicking this arrow. Maari ilagay ang bank name dito sa nickname section. Ganun din ang proseso sa pag-add ng e-wallet account. Click Add Your Bank Account. Piliin ang PHP currency at i-select ang e-wallet. Piliin sa drop-down menu ang e-wallet account.
Para sa account number ng e-wallet, ilagay ang +63, country code ng Pilipinas at iyong cellphone number. Click Confirm. Ilagay ang e-wallet name dito sa nickname section. Ngayon, naka-add na ang bank account at e-wallet account dito sa Wise. Step 3. Add your Wise account to Upwork payment method. Sa iyong Upwork account, go to Settings. And click Get Paid. Sa Payment Method section, click Add Method. Piliin ang Direct to US Bank, at click Setup. Ilagay ang iyong Wise USD account details dito. I-type ang iyong account holder name. Sa account type, piliin ang individual check-in. Ilagay ang route ng number at account number. Then, click Add Bank Account. Hintayin ang micro deposits ng Upwork escrow para ma-verify ang Wise account. Balikan ang Upwork account. Sa payment method, click Verify. At i-enter ang deposited amount galing sa Upwork escrow. Ngayon, ang Wise account ay naka-add na sa ating payment method. Step 4. Mag-withdraw ng Upwork earnings sa Wise. Sa iyong Upwork account settings, go to Get Paid, and click Get Paid Now. Piliin ang Wise account at i-enter ang amount na iyong i-withdraw. Click Get Paid. Makaka-receive ka ng email from Upwork na successful ang iyong withdrawal. Pagkatapos nito, hintayin ang notification from Wise, within 24 to 48 hours kung ang iyong funds ay na-receive na. Step 5. Mag-transfer ng funds mula sa Wise patungo sa local bank or e-wallet account. Kapag nasa Wise na ang iyong funds, maaari nang mag-transfer directly sa iyong peso bank account or e-wallet account. Maaari ding mag-convert muna sa pesos bago mag-transfer sa bank or e-wallet account. Para mag-transfer ng funds, gamitin natin ang Wise mobile app. Tap the currency balance and send. Piliin kung saang account ita-transfer ang funds, local bank or e-wallet. Dito sa screen, e-type mo ang amount na ita-transfer at piliin ang PHP currency sa ibaba. Makikita mo ang withdrawal fee ng Wise at ang converted amount sa pesos. Narito rin ang peso to dollar exchange rate at estimated day kung kailan matatanggap ang funds sa bank account. Tap Continue. Then, confirm and send. Piliin mo ang reason for your transfer, and then tap Continue. Sa next screen, makikita ang tracking status ng iyong transfer. Depende sa banko kung gaano kabilis ang pag-process nila ng transfer. Kung nais mong mag-convert muna sa Wise, tap the currency balance, and convert. Dito sa screen, e-type mo ang amount na i-convert, at piliin ang PHP currency sa ibaba. Ang conversion rate ng Wise ay nagsisimula sa 0.41% value ng iyong transaction, at depende ito sa currency na i-convert. Tap Continue, and then, Convert. Mapupunta na sa PHP balance ang converted amount. Para ma-transfer sa bank or e-wallet, tap the PHP balance, and send. Piliin kung saang account ita-transfer ang funds, local bank or e-wallet. Ilagay dito ang amount na gustong i-transfer o i-withdraw. Makikita mo rito ang withdrawal fee ng Wise, total amount na iyong makukuha at ang estimated day kung kailan mo matatanggap ang funds sa bank account. Tap Continue. Then, confirm and send. Piliin mo ang reason for your transfer, and then tap Continue. Sa next screen, makikita ang tracking status ng iyong transfer. Narito ang comparison ng transferred amount para sa $50. Sa example na ito, may kaunting difference sa fees ng Wise kung magko-convert muna sa PHP bago mag-transfer sa local bank.
Sana nakatulong ang video na ito sa iyong freelance journey. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe, para patuloy kaming makapag-create ng content para sa inyo. See you in our next video.